Amen. Magandang hapon muli mga kapatid, HBBC family, HBBCians here and abroad. At narito tayo muli ngayong hapon, magkakasama sa ating worship service part 2 ng ating service from this morning's service, and we praise God. Salamat po sa eagerness natin na makinig ng salita ng Panginoon. By the way, salamat pala sa mga kapatiran na nagsisend sa akin ng message na they are very thankful and they're appreciating itong ating ministry ng live stream, mga kapatid, because it's greatly helping them spiritually. It's nurturing and nourishing to the soul. And salamat mga kapatid, and salamat din po sa inyong mga panalangin. Amen. Continue to pray for us dahil kami po rito ay hindi madali yung mga ginagawa na paghahanda sa ating mga live stream. Continue to pray also dahil alam niyo po, may mga churches na po na na-block o bininak ng Facebook. Amen. Hindi nila mai-upload yung kanilang live stream sa Facebook. Hindi po sila makapasok, mga kapatid. Yes. But we are just thankful na kahit pa paano ay may palabas pa rin itong ating live stream sa hapon na ito. So thank you for your prayers, and we are also praying for you. Tayong lahat ay tumayo. Let's all stand together, and we will be singing 2 songs bilang ating panimula na pagsamba sa ating Panginoon. We will sing the song "A Shelter in the Time of Storm," to be followed by "Come Unto Me." Amen. Sa ating songbook, song number 34, nandyan po sa inyong mga screen. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever will be time, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. A shelter in the time of storm. Second verse. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fierce alarm, no foes of right, a shelter in the time of sorrows. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, a shelter in the time of storm. On the third, the raging storms may round us be, a shelter in the time of storm. We'll never leave our sacred dream, a shelter in the time of storm. On the chorus, oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. In a weary land, a shelter in the time. On the last verse now. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land. A weary land, oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Praise the Lord. Amen. Our next song, Come Unto Me. Come Amen. Unto Me. First verse. Hear the blessed Savior calling the oppressed, oh, ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I alone will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. Lowly, come
second now. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your cares to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy and my burden's light. On the third now, stumbling on the mountains, dark with sin and shame, stumbling toward the peak of hell's consuming flame. By the powers of sin, deluded and oppressed, hear the tender shepherd, come to me. Chorus now. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy. And on the last verse now, have you by temptation often conquered been? Has a sense of weakness brought distress within? Christ will sanctify you if you pray. Amen. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and low. Amen. Let's have the reading of the Word of God. Let's remain standing kakabsat para iti panakaibasa iti sao iti apo. 2 Chronicles chapter 7 verses 11 to 16. Basayon tayo kakabsat. Verse 11. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord. And in his own house he prosperously affected. Verse 12, and the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now mine eyes shall be open and my ears attend unto my prayer, unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Let us pray, kakabsat. Our heavenly and gracious Father in heaven, Apo Diyos, agyaman kami, Apo. Kadigiti mensahe, Apo Diyos, nga magmahigan mi, Apo. Kahit awan kami man, Apo, ito'y kapilya, Apo, nga pagdaydayawan, Apo Diyos, ken ka. Nga magyaman kami, Apo Diyos, iti in-provide mo, Apo, nga pagbuyaan mi, Apo, nga live stream. Tap nun itikasta, Apo Diyos, ket nananay, nga makangig kamilata, Apo, kadigiti saom, Apo. Ket sapay lang kuma, Apo Diyos, bendisyon am, Apo, digiti mensahe, nga iburburay, Apo, iti pastor mi. Masapay lang kuma, Apo Diyos, tulungan na kami, Apo Diyos, nga mangi-apply, Apo, iti personal, Apo, nga panagbiag mi. Tap nun itikasta, Apo Diyos, hanhan kami kuma, Apo, nga aglukwarm, Apo, iti pamati mi, Apo, nudilakit di, Apo Diyos. Ketakpat patuloy kami lata apo nga agserbiken ka despite apo kadigitoy apo nga paspasamak apo kadigitoy apo nga lubong apo ket kukam lang apo
the gloria ken pamadayaw. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. To God be the glory. Salamat sa Panginoon sa inyo pong mga excitement, mga kapatid, na sumusubaybay at nakikisabay sa ating pong o sumasabay sa ating pong live stream. At praise God, dahil alam niyo po, maliban sa ating HBBC family ay napakarami rin pong mga Christians and Baptists and believers all around the world na nakikipag-tune in, nanonood din po ng ating mga services. Amen. Pero ngayon, nais ko pong makita nyo ang mukha ng ating mga kapatiran. We have some folks who sent their pictures. Kaya mga kapatid, please don't fail to send your pictures to us. Amen. Mga kapatid, siguraduhin nyo po na every service, nakabihis po tayo lagi ng pang-service. Okay? Amen. Amen. So right now, panoorin po natin at tignan natin ang ating mga kapatid here and abroad, mga kapatid, who are joining us and with us, kasama natin sa ating mga services this morning and last week.
Nakita niyo ba yung mukha niyo, mga kapatid? Amen. To those who are working abroad, please send us your picture also para makita rin namin kayo, mga kapatid, that maybe we could show that again this Wednesday or this coming Sunday. Okay? So right now, bago po natin marinig ang preaching of God's Word, meron po isang awit na nais pong naming ibigay sa inyo o i-share sa inyo. It's a wonderful song and we'll try to learn this song. Awitin muli natin ito after ng ating pagbigay ng offering mamaya. Okay? So we'll be singing that song, There Is Hope. Sometimes we go through trials that are so hard to bear. We lift our face toward heaven, saying, God, are you really there? I've asked that same question, 'cause I've been down that road. And looking back, I now can tell you, He's always let me know. There is hope, so be strong. There is hope, God has sent me here to tell you. There is hope, and He knows just what you're going through and what a future holds. Because Jesus lives, there is hope. He was bruised for our transgressions. He was nailed upon a tree. He cried out to His Father, why have you forsaken me? But through my suffering Savior, He brought healing to our pain. And the one who raised Him from the dead can restore us all again. There is hope, so be strong. There is hope, God has sent me here to tell you. There is hope, and He knows just what you're going through and what the future holds. Because Jesus lives, there is hope. There is hope. There is hope. By Jesus still whispers, there is hope for the one who has gone astray. Jesus says, I am the way, so don't give up. There is hope, and He knows just what you're going through and what the future holds. Because Jesus lives, because Jesus lives, so don't give up. There is hope. Kararag tayo kakabsat. Let's go to God in prayer. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito na muli kami ay pwedeng mag-aral ng inyong mga salita at makinig, Panginoong Diyos. Salamat sa inyong mga anak na sa pagkilos po ninyo sa kanilang mga puso ay hindi po sila nawawalan ng excitement at eagerness na abangan ang aming mga live stream services upang kami po ay magsama-sama bilang HBBC family sa pagsamba, pananalangin, pag-awit at pakikinig ng inyong mga salita.
Tulungan niyo muli, Panginoong Diyos, ang inyong lingkod sa hapon na ito. I pray that as I share and continue our series of message, ay patuloy po na mangusap ka, O Banal na Espiritu, sa buhay ng bawat isa amin. Be our speaker this afternoon as I share your word. In Christ's name we pray. Amen. 10 characteristics of a life that is anchored on the Lord. 10 characteristics of a life that is anchored on the Lord. At ito po ay aking babanggitin. This is now part 2, pero babanggitin ko muna yung lahat ng mga characteristics ng isang buhay na anchored o kaya nakatanim, rooted, or established sa ating Panginoon. Number 1 is serenity. Number 2, humility. Number 3, fervency. 4, persistency. 5, sanctity. 6, charity. 7, dependability. Number 8, generosity. Amen. Number 9, priority. And number 10, expectancy. I hope, mga kapatid, na ang series of message na ito ay malaking tulong sa ating mga pamilya, sa ating mga buhay, bilang mga mananampalataya at habang hinihintay natin ang muling pagdating ng ating Panginoon. Amen. So this morning, bilang part 1, ay na-take up po natin yung unang dalawa. Yung serenity. Ano bang ibig sabihin ng serenity? Ito yung tranquility, ito yung peace. Yung meron tayong kapanatagan ng loob. Amen. Nakita natin this morning na ito po ay hindi gaya ng isang bata na kahit may kalamidad, kahit may pahamak, kahit may matinding problema pangangailangan, ay magagawa pa rin niyang magsaya, lumundag, tumalon, at maglaro. Bakit po? Kasi wala po siyang idea kung ano ang nangyayari. He has no idea about the problem that is happening at the moment. Kaya nagagawa po niya, ibig sabihin, ignorante siya. Now, hindi po tayo ganon, mga kapatid, pagdating sa serenity o peace na tinatawag. Kundi, our peace does not come from our ignorance, but it comes from our profound knowledge that God is greater. Ibig sabihin po, na yung ating kapanatagan ng loob, alam natin kung gaano katindi ang mga hinaharap. Alam natin kung gaano kabigat ang mga problema. Pero alam natin, mas malaki ang ating Diyos. Mas dakila, makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen. Dalawang verses po ang ating binigay kaninang umaga to address those two things that bother our mind. Ano po yung dalawang bagay? Una, yung problem. Pangalawa, yung solusyon sa problema. So pagdating sa problema, may 1 Peter 5:7 na sinabi niya ron, casting all your cares, yung po yung mga burdens, mga worry, fear, anxiety, mga bothered, mga bagay that would burden our minds. Sabi niya, casting all your care upon Him. Bakit? For He cared for you. Nakita natin how God cares for us this morning. And then pagdating naman sa part ng solution, na minsan ito yung mabigat na isipin natin, nakita natin yung Philippians 4:6. Nasabi niyang ganyan, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen. So, we can rely on God pagdating po sa ating problem. We can reach out to Him and then we can give to Him our request. Amen. Lumapit ka sa Panginoon kasama yung case o condition ng buhay mo. Lumapit ka sa Panginoon na dala mo rin sa Kanya yung petition o yung request na dapat mong hingin sa Panginoon. And the Bible says, and the peace of God which passeth all understanding. Ibig pong sabihin na ang Diyos ang magbibigay noong kapanatagan ng loob. Na alam natin na pag may panatag na yung ating loob, alam natin, Diyos po yung kumikilos sa atin. Amen. At yun din po ay assurance na gagawa ang Panginoon sa ating buhay. As we continue to live, to carry our responsibilities and face the challenges of life. Alam natin na gagawa ang Panginoon bilang pagtugon sa ating panalangin sa Kanya. Amen. Yun po yung serenity. So, when your life is anchored on the Lord, mga kapatid, meron kang kapanatagan ng loob. Yes.
Pangalawa na characteristic we have seen this morning sa ating part 1, yung humility. Anong ibig sabihin ng humility? Ibig sabihin kapakumbabaan ng loob, kababaang loob. At nakita natin this morning yung pride of Satan. Kumbaga, ito yung nagpahulog sa kanya. Napansin din natin sa verses na ating mga binasa na siya yung nagpapahina ng mga bansa. At ano yung nakita nating nagpapahina na ginagamit niyang pampahina ng mga bansa? Yung pride itself. Na yung characteristic ng pride, nakita natin na ito yung kaisipan na nire-reject yung mga bagay ng Diyos. Nire-reject ang Panginoon. Yes. Yung pang hindi tumutugon sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya hinahanap ang Diyos. May pride. Yun po yung ginawa ni Adam at si Eve. Dahil sabi ng Bible, a fruit, a tree to be desired to make one wise. So tumaliwas po sila doon sa nararapat na kanilang estado o kanilang buhay. Bakit po? Sapagkat pumasok sa kanila yung tinatawag na pride of life. On the contrary, nakita natin that Jesus Christ is the standard, the basis, the example of humility. Amen. At bilang mga believers na anchored sa Panginoon, mga kapatid, we have seen that from the Lord, we would learn the following characteristics of humility. Mga kapatid, na we would learn that humility means obedience and submission. Amen. Mahaba pong discussion yun kaninang umaga. Gusto nyo po, you can go back to that lesson and you have to watch and listen to it once again. Now, we have also learned that humility means serving, paglilingkod. At lastly, nakita natin that humility is acknowledging that greatness o kadakilaan is not from us, but the grace of God operating richly in our lives. In other words, ito po yung pagkilala ng ating tagumpay, ng mga blessings, ng lahat ng mga bagay na ito. Hindi po dahil sa atin. Hindi po dahil magaling tayo, talented tayo, smart tayo, o may mga bagay-bagay pa, ano man yan mga kapatid, thank God for these things. Pero kung wala ang kamay ng Diyos, kung wala ang pagpapala ng Panginoon, we would not be where we are today. Ito yung sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:10, in Ilocano, he says, ngem gapu iti parabor ti Diyos at daak ti kasasaad ko. You see that? It takes humility to acknowledge that. Nga datayo ti kasasaad, ta itahan nga gapu ka datayo, ngem gapu kini Apo Diyos. Amen. Praise God, may mga nakatulong na tao sa atin. Praise God, may mga bagay-bagay. Pero lahat po ng ito, ginamit lang po yan ng Diyos. Right. Diyos po ang dapat nating unang kilalanin. Amen. Siya po ang dapat pinakapangunahing kilalanin, pasalamatan, sapagkat siya ang gumalaw ng lahat dito. Amen. Siya ang kumikilos, mga kapatid. Right. Yun po yung essence ng humility. Kaya sinabi niya, mga kapatid, it's all by the grace of God. I am what I am by the grace of God. Amen. So yun po yung part 1 ng ating lesson. Ngayong hapon, eto naman yung part 2. Pag-aaralan naman natin ngayong hapon, yung number 3 and number 4 na characteristics of a life that is anchored on the Lord. Okay? So number 3 is fervency and number 4 is persistency. Now, anong ibig sabihin, mga kapatid, ng fervency? Ano bang ibig sabihin, fervency? Now, pag sinabi po nating fervency, ang synonym o kaparehas nito sa English ay zeal. Okay? Enthusiasm and being passionate. O, di ba? Sa Ilocano, kinaanep. Okay? Kinaregta. Kinabara. Sa Tagalog, sigasig. Yung bang meron tayong passionate. Alam nyo, sa mga panahong ito, nung bago pa mag-COVID at ang tao ay normal ang buhay, nakakalabas pa tayo, nakikita natin, we are passionate of many things. May mga tao na sports enthusiasts, di ba? Ibig sabihin, ang kanilang passion sa sports. May mga tao na ang kanilang passion ay sa sapatos. Yung iba sa mga gadgets, sa bags, sa mga music, sa mga instruments. So, passion. Makita mo yung kanyang fervency. Mga kapatid, na ako nga, halimbawa, ang isa sa mga inclinations ko, yung sound system, mga musical instruments, ganyan. Kaya, alam mo, kahit 5 oras na yan ang ating pumunta tayo sa isang music store, kahit 5 hours pa ako dyan, hindi ko mararamdaman ang pagod ko kasi nandun ang passion ko. Pero alam nyo, ang isang believer na anchored sa Panginoon, makikita mo sa kanya yung kakaibang klase ng passion. Amen. Fervency. Yung kanyang zeal.
Very specific po ito. Makikita natin yan. Now, bago tayo na say, bago tayo naging believer at matatawag na walking with God, yung we are the walking with the Lord. Now, bago po yung case na yan, bago yung situation na yan, tignan muna natin yung past life natin. Okay? Before we were in Christ, when we were not yet in Christ, we were zealous and enthusiastic, passionate on the wrong things. Naanep tayo, naregta tayo, nabara tayo, excited tayo, kadagiti banbanag, kakabsat, nga han nga may papan kiniapod Diyos. For example, the Apostle Paul, mga kapatid, nung bago po niya nakilala ang Panginoon Jesucristo, bago siya na-save, galit na galit siya sa Panginoong Jesus. He was angry at the Lord Jesus Christ. His group, yung kanilang society bilang mga Pharisees, galit po sila sa Panginoon noon. Galit din po sila sa lahat ng mga alagad, lahat ng mga lingkod, lahat ng mga disipulo, nangangaral, sumusunod sa Panginoon Jesucristo. Galit na galit si Apostle Paul sa kanila noon. Hindi pa si Apostle noon. Hindi pa niya nakilala ang Panginoon. But he was passionate. Bignan niyo ang sabi niya sa Philippians 3:6. Pakinggan niyo. Sabi niya, concerning zeal, persecuting the church. Akalain niyo yan? Galit po siya sa church ng Panginoon. Touching righteousness which is in the law, blameless. So sabi niya, concerning zeal, persecuting the church. Now, sa ating namang kalagayan, in Ephesians chapter 2, verses 1 and 2, tignan naman po natin yung ating buhay bago natin nakilala ang Panginoon. Sabi niya sa verse number 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. So hindi pa tayo saved noon. Anong kalagayan natin? Wherein in time past ye walked, lumalakad daw tayo. Alin? According to the course of this world. Amen. Alam niyo po, yung course na sinasabi, ito yung takbo, yung trend, yung philosophy, yung idea, yung lifestyle ng mundong ito. At yan po ay laban sa ating Panginoon. Pero yun ang buhay natin dati. According to the prince of the power of the air. Sino kaya itong prince of the power of the air? Ito po yung walang iba, walang duda, ang diablo ito. Siya po yung nagpapatakbo, nagpapaikot, nag-i-influence ng ating mga buhay. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Nakita nyo? So we were children of disobedience. Anak tayo ng disobedience. Na ang ama ng disobedience, walang iba kundi si Adan. Kasi siya yung tatay natin. Siya, tayo yung anak niya. Di ba? Si Adan. Anyway, sabi niya, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Ano po yung ating finufulfill? Hindi po yung kalooban ng Diyos. Hindi po yung udyok ng banal na Espiritu, kundi yung dikta ng laman. Yung sinasabi ng ating laman. And we're by nature the children of wrath, even as others. So, bago tayo na saved, bago natin nakilala ang Panginoon, bago natin siya tinanggap bilang tagapagligtas, yan po yung buhay natin. Pero ngayon, na-saved na tayo. We are now saved, mga kapatid. So, because we are now saved, sabi nga ng Bible, that we should not live unto ourselves, but unto Him which died for them and rose again. So we are now living for Christ. Nasa panig na tayo ng Panginoon. We are a new creation. At dahil sa buhay na ito, we are anchored on the Lord Jesus Christ, mga kapatid. We are passionate. We are fervent on the following things. Ito na po yung bagong desire, yung bagong inclination ng ating buhay bilang mga Kristiyano. So I would like to enumerate them to you, mga kapatid. First of all, our Savior. Siyempre, di ba? Walang iba na magiging passionate tayo una sa lahat kundi sa ating Panginoon. Amen. Wala na pong iba na mas mataas pa, mas matayog, mas dakila na kung saan doon incline yung ating mga buhay kesa sa Panginoon. Amen. Naalala ko nga yung kwento nung Samaritan woman. Minemeditate ko yun recently. Meron akong hinahanda na preaching, na lesson tungkol dyan sa Samaritan woman na yan. Pero inyo, nandun siya para, ano ba yun, yung sumalok ba yun ng tubig? Ah, mapan iso na agsakdo iti danom. Okay? And then na-meet niya ang Panginoon Jesucristo.
And in that, in the process of the encounter, pinapakilala ng Panginoon na siya ay Messiah. Tapos nung malaman na, nung Samaritan woman, nung ma-realize niya na yung Messiah na matagal niya nang naririnig, matagal na nilang hinihintay, matagal nang alam niya, mga kapatid, siya na yung mismong kaharap niya. Aba, nung nalaman niya yon, anong nangyari? Iniwan niya na po yung kanyang timba. He left her water pot, sabi ng bayan. She left her water pot at pumunta na sa syudad at ipinaalam sa tao, dineclare. She became so passionate about the Lord Jesus Christ. Amen. Yung kanyang nalaman tungkol sa Panginoon. Amen. So ibig sabihin sa buhay natin, meron din pong mga water pots. Meron pong, yan ay dati nating mga bisyo, dating barkada, dating mga activities, dating mga bagay, na nung makilala na natin ang Panginoon, lahat ng ito, tinalikuran na natin. Dahil may bago na tayong love. Ba? We are now in love with the Lord. We are now passionate for the Lord. So ang una dyan, mga kapatid, our Savior. Tingnan nyo yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3. Verses 7 to 8, di ba? Ang sabi niya rito, but what things were gain to me? O, di ba? Ano yung gain natin? Parang sa babae, yun yung water pot. Okay? I counted loss for Christ. Iniwan niya. Yea, doubtless, walang duda. Alam nyo, hindi niya inisip, teka, pabayaan mo yung Jesus na yan. Hayaan mo kung malaman nila o hindi. Basta importante, may tubig ako. Hindi na po yun yung priority niya. Hindi na po yun yung iniisip niya. Sabi niya, yet doubtless, sabi ni Paul, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus. May ibang klase. I have found the fountain of life. I have found the bread of life. I have found the living water. I have found the way. I have found the source of life. Amen. Hindi na ako magdadalawang isip. Sa Panginoon, nasa Kanya na lahat. Sabi niya ganyan. Kaya sabi niya, I counted all things but loss for the excellency of Christ. Sabi niya, I have suffered the loss of all things and do count them but dung. Akalain mo yun? Amen. Pag sinabi nating dung, marumi. Okay? Taki ko natin ti Ilocano. That I may win Christ. So mga kapatid, kung anchored ang buhay mo sa Panginoon, ligtas ka na, tapos anchored pa ang buhay mo sa Panginoon from day to day, it will be evident, mga kapatid, sa buhay mo na talagang fervent ka sa Panginoon. Yes. Hindi mo makakaligta ang mag-devotion sa Kanya, manalangin sa Kanya. Iniisip mo lagi, Lord, how can I serve you? How can I praise you? How can I worship you? Ano bang kalooban mo sa... Kumbaga, yun yung magiging occupation ng buhay natin, mga kapatid. The Lord and everything about the Lord. Na sa makatuwid, alam nyo ba, mga kapatid, na pag ganun tayo kapassionate sa ating Panginoon, pati yung ating relasyon na ito sa Panginoon, nadadala natin sa ating pamilya, nadadala natin sa ating mga trabaho, na kung saan tayo po ay nagkakaroon ng kakaiba, makikita sa atin, ang kakaibang work ethic dahil ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Amen. Pakinggan nyo ang sabi ng Colossians 3:23. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen. O, biruin mo yan, sabi niya. Ano man ang inyong gagawin, gawin nyo ng may puso, buong puso. Bakit? Ito work ethic to eh, di ba? Yung bang talagang kahit walang nagmamasid sa'yo, di ba? Ginagawa mo to, gumagawa ka pa ng tinatawag na extra mile. Sinosobrahan mo, hindi naman yung sobra-sobra, kundi you are giving sacrifices. Amen. Why? Because ginagawa mo yan, although may boss ka, pero sa puso mo, you're doing it for the Lord. Amen. You enjoy working, you enjoy doing those things. Bakit? Because you're doing it for the Lord. Yes. So mga kapatid, if your life is anchored on the Lord, makikita na kahit ang relasyon na ito, dala mo sa bahay, dala mo sa trabaho, dala mo kahit saan. See? So a life anchored on the Lord is fervent and passionate on the Savior. Pangalawa, mga kapatid, we will be passionate on our service. Yes. Now, sa konteksto ng Biblia, itong paglilingkod po na ito ay sa gawain ng Diyos. Amen. Sa ministry ng ating church. For example, ang ating church bilang Hosanna Bible Baptist Church family. Now, noong araw, makita nyo po sa Bible na yung mga sulat, mga kapatid, may mga tinatawag na epistles to the churches.
Ang mga sulat po na ito, o letters, sinulat ni Paul para sa mga churches like the church in Rome, the church at Corinth, Galatia, Ephesus, lahat-lahat yan. Meron po siyang sinulatan, etong church ng Corinth. Pakinggan niyo ang sabi ng 2 Corinthians 9:2. Sabi niya, "For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you." Ipinagyayabang ko kayo, anya. Pinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. That Achaia was ready a year ago. Sabi niya, "And your zeal," yung inyong sigasig, "had provoked very many." Nakakatuwa mga kapatid, ang kontekstong ito tungkol sa giving. Na meron kasing nire-raise si Apostle Paul na pangangailangan, na kailangang matugunan sa gawain, especially sa mga nangangailangang mga kapatiran, yung tinatawag na ministering to the saints. So, nung una talagang masigasig itong church na ito. Pero sa kalaunan, pinasok po sila ng mga false teacher at pinoyso ng kanilang mind na sinasabi, wala, yung Apostol Pablo na yan, pera lang ang hanap niyan sa inyo, ganito, ganito, ganyan. So na-discourage po silang magpatuloy sa ministry na yon. Pero dati, masigasig. Mga kapatid, sana po, una sa lahat, makita sa atin yung sigasig sa gawain ng Diyos. Na kahit hindi po tayo nagkakaisa dito sa ating main sanctuary, pero sa ating mga bahay, tayong mga magulang, nakikita pa rin ng mga anak natin yung sigasig nating mag-pray. Amen. Sigasig nating magbasa ng Bible. Yung sigasig na kinukwento natin, pinag-uusapan natin on the positive context, mga kapatid, tungkol yung mga live stream natin. Amen. Tungkol sa mga preachings na ating naririnig. Amen? Amen. So, zeal. Mga kapatid, meron silang sigasig sa gawain ng Panginoon. At kung kayo po, kung halimbawa ikaw ay parang itong Corinthians na dati napakasigasi, pero dumating yung time na may mga pumasok sa isip mo na negative, you know, may mga malamang nakausap ka at na-discourage ka dahil sa kanilang mga sinasabi, negative comments and everything, mga kapatid, eh hindi na ganun kasing sigasig yung inyong kaloob, yung loob sa ministry, unlike before. Sana ay parang itong 2 Corinthians ay sasabihin din ni Apostle Paul sa iyo na ibalik nyo yung sigasig nyo. Kaya mga kapatid, ibalik natin yung ating sigasig sa gawain ng Diyos. Magpanalanginan tayo, sigasig po dyan. Let's continue to exhort one another, encourage one another. And then, if our life is anchored on the Lord, we will also be fervent on souls. Sa mga kaluluwa. Yes. Alam nyo, habang tinitignan natin yung mga reports, thousands of people dying, doctors, nurses dying, hindi po mawala sa isipan natin bilang mga nasa panig ng Panginoon. Na ang concern po natin bilang believers, hindi lang po yung ikagagaling pisikal ng mga tao, kundi yung ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Amen, amen ba mga kapatid? Amen. I believe all of you there, mga kapatid, agree with me that our prayers is not only for the healing of those people infected and affected by COVID-19. Amen. Kundi sila'y makaalam sa Panginoon. Amen. Makilala nila si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. At bilang HBBC, sana po hindi mawala ang sigasig na ito sa atin. Wala tayong chance ngayon na lumabas para magpass ng gospel tracts. Pero parang yung iba ginagawa, they post a gospel tract sa Facebook. Later on, ako po ay gagawa ng isang video na magsusoul win po talaga ako doon. Amen. And you Amen. Can share that. Maybe gagawin nating Ilocano. Panahon na po para ang mga tao talagang wala nang mapupuntahan eh. You know, they would really listen. This is the time na ripe ang kanilang puso sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. Pakinggan nyo ang sabi ng Bible sa Philippians 1:27. Ito po yung pundasyon ng aking pinaliwanag sa inyo. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent. So, makita-kita man tayo o hindi. Sabi niya, di ba? I come and see you or else be absent. Makabisita man kayo dito sa kapilya, o ako man, kami man ang makabisita sa inyo, o hindi. Sabi niya, I may hear of your affairs. Sana po mga kapatid, HBBC yan, marinig pa rin natin ang bawat isa na ano po, that ye steadfast in one spirit, nagkakaisa pa rin tayo sa Espiritu.
with one mind, sa isang isip. Taano po? Striving together for the faith of the gospel. Amen. Ito po ang isa sa mga priorities na dapat nating ipanalangin ngayon. Alam niyo po, dalawa yan eh. Una, you pray for laborers. Sa China, palagay ko, ang mga tao, they are open for the gospel today. You pray for laborers, more missionaries na magsuko ng buhay. Panalangin natin ang ating mga anak, one day, tawagin din po sila ng Diyos. Amen. Yan po ang ating passion para sa kanila. Hindi po yung, sila po yung magiging mayayaman. Wala pong masama. If they will become rich and become a blessing into the ministry of reaching out souls. Pero ang pinaka-frontline ng ating ministry is geared towards winning souls. Amen. Reaching out to souls and preaching the gospel of Christ. Kayo po dyan sa Hawaii, mga kapatid, we are praying for you. But this should not stop you from sharing the gospel. Amen. Share nyo po ang gospel. Amen. Mga kapatid, dyan sa Claveria, sa Pasukin, sa Lawan, sa atin pong mga members dito sa Bacarayan, all of us, let's continue to be passionate Amen. For souls. Amen. And then, not only that, if we are anchored on the Lord, we will also be passionate on the Scripture. Yes. Itong salita Amen. Ng Diyos. Mga kapatid, nagde-devotion pa rin po ba kayo? Amen. Amen. O sa mga young people, do you still read your Bible every day? Amen. Do you still meditate on the Word of God? Amen? May mga natututunan pa rin ba kayong araw-araw mula sa salita na po? Are you still receiving daily bread from the Word of God? Daily nourishment for your soul? Baka naman dahil lockdown, puro TikTok nang ginagawa ninyo. Isang araw, I will talk about that. Kasama po dyan dito sa ating series of lesson. Amen. O kaya puro Facebook na lang. Mga kapatid, wala Amen. Pong masama na nag-a-update po tayo, nalalaman natin ang mga pangyayari. Pero wag po nating kaliligtaan kada umaga. Mga kapatid, basa tayo ng Bible. Amen. Sa gabi, basa tayo ng Bible. Mga kapatid, kahapon, Sabado, ginawa po namin dito lahat ng mga boys na nakatira rito. Ilang kayo? Mga pito, walo, sampo. Lahat ito mga boys na to, isa-isa nagbasa ng one chapter from the book of Proverbs sa pulpit mismo. Oh, sabi ko, magbasa kayo ng Bible dyan para kayo nagpipreach. So lahat sila nagbasa ng Bible. Oo, at ang aking admonition sa kanila, sabi ko, matuto kayong mag-analyze ng mga binabasa nyo. Amen. Pero pakinggan nyo po ang Psalms 1:2. Ito po yan. Sabi ng Bible, but his delight is in the law of the Lord. And in his law, doth he meditate day and night. Oh, nakita nyo na? Day and night. Anong ginagawa po niya sa salita ng Panginoon? Meditate. Day and night. At ano po sabi ng Bible? Delight. Nandito po ang kanyang kagalakan. Yung kanyang affection. Amen? So, mga kapatid, if your life is anchored on the Lord, you will be passionate for the Savior, for service, for souls, for the Scriptures. Hindi po kompletong listahan yan, but those are primary aspects kung saan makikita mo na pag-anchored yan sa Panginoon, ito yung pinag-uusapan niya. Yeah. Ito yung topic niya. Ito yung laman ng isip niya. Ito yung laman ng kanyang puso, mga kapatid. Amen. Now, ito po ngayon. Meron akong ipipresent sa inyo na problem. Okay? Na itong problem na ito, parang isang tanong. Malamang ay natatanong ng ilan po sa inyo, mga kapatid, na nanonood ngayon. Malamang tanong mo ay ganito. Sabi mo, Pastor, alam mo, saved din ako eh. Okay? So, tama yan. I have accepted Christ Jesus as my personal Savior. So, na-save ka, alam mo, na ligtas ka. Pero ito yung problema. Kaso lang, Pastor, ito yung problem mo. Spiritual things do not have a grip in my heart. Kasi tingnan mo, Pastor, ha? Ito, nanonood ako ngayon sa preaching mo, pero parang walang effect sa akin yung preaching mo. Yung pagbabasa ko ng Bible, parang wala. Yung sinabi mong souls, alam ko naman yan eh. Hindi naman ako against dyan. Scripture, okay ako dyan. Savior, I have nothing against paglilingkod sa Panginoon. Kanya lang, Pastor, hindi lang talaga yun ang ng puso ko. I don't have the appetite to do the will of God. Ayan. I am not against it, but I am not bent at doing it. Malamang natatanong nyo po yan. Kasi marami pong ganyang kaso sa ating mga churches. Hindi lang po sa HBBC, kahit sa ibang churches, marami pong mga ganyang condition ng mga Kristiyano.
Mga members at that, they are there, they sit down, they listen. Minsan nga, kalimitan, yung mga taong ito, tulog pag preaching. Hindi makapakinig, hindi makatagal, mga kapatid. Pero kung mag-basketball, manood ng NBA, ang tagal. Kung maglaro ng ML, kahit maghapon. Pero pagdating sa preaching, tulog yan. So, ang tanong, bakit kaya? Okay? Kalimitan, parang pinipilit ko na lang pumunta sa church. Palimbawa, kayo pong mga anak. Okay? Pinipilit nyo na lang magpunta rito, yung mga normal na life natin, di ba? Meron tayong services. So, you just come here, pinipilit ka, pero wala na talaga. Ano yun? Ano tong problema na to? Mga kapatid, sasagutin ko yan. At ang sagot dyan, mga kapatid, ito po ang isang napakabigat at napakaklaro na ebidensya sa Bible na realidad po yan. Amen. Nangyayari talaga yan sa buhay ng Kristiyano kung minsan. Dito po sa Revelations chapter 3, verses 14 to 19. Sa Revelations chapter 3, verses 14 down to verse number 19. Ganito ang sabi ng Bible. At babasahin ko po sa inyo. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Sabi ng Panginoon, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Papaliwanag ko po yan sa inyo. I would thou wert cold or hot. So then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. I counsel thee to buy me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Eto. Pakinggan nyo maigi, mga kapatid. Okay? Yung example na ito ay yung church ng Laodicea. Una sa lahat, maraming mga commentaries, and of course, let me give to you the point here, no? Naniniwala ako at one point na yung church na ito, sa Panginoon talaga to. Amen. Kaso lang, yung church, iniwan ng Panginoon. Iniwan nila ang Panginoon. They belong to the Lord. Kasi, tignan nyo po ha, sa verse 19 sabi niya, as many as I love, I rebuke and chasten. Sabi niya, yung minamahal ko, nire-rebuke ko yan, at chine-chasten ko yan. Now, kung bakit ko po pinaniniwalaan na sa Panginoon ng church na ito, kasi sa Hebrews 12:8, sabi niya, but if ye be without chastisement, okay? Kung ikaw daw ay anak, kung ikaw daw ay taong pasaway, pero hindi ka sinasaway, hindi ka pinapagalitan, hindi ka pinapalo, sabi niya, whereof all are partakers, lahat ng anak, kung totoong anak, pinapagalitan. Eh kung wala kang chastisement, sabi niya, then are ye bastards and not sons. So nung sinabi ng Panginoon, yung iniibig ko, nire-rebuke ko, tinichasen ko yan, parang sinasabi, mga anak kasi kayo. Amen. Anak ko kayo, subalit kayo, lukewarm. At mga kapatid, tama yung sabi mo, save ka. Alam mo na, sumampalataya ka na sa Panginoon. Pero bakit ganon ang buhay mo? Di ba? Hindi yung priority mo yung gawain ng Diyos, hindi source, hindi scripture. Wala ka namang against, nag-a-attend ka naman, nagbabasa ka rin ng Bible mo. Pero hindi nga lang yun talaga yung pinaka-fervent, passionate ng puso mo. Amen. Ito po yung kasagutan, mga kapatid. Ladingitat nga ibaga, but this is the reality and truth in the Bible. Now, this church mentioned, sabi ng Bible, lukewarm. In verse 16, sabi niya, so then because thou art lukewarm. Ano yung lukewarm? You are neither hot, sabi niya, lukewarm. Okay? And neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Parang, di ba sa water dispenser, merong hot, merong cold. Ang lukewarm, pag sinabing lukewarm nga na tubig, ibig sabihin, hindi malamig,
Hindi rin siya mainit, mga kapatid. So, ito yung, ang pag sinabi natin lukewarm, ganito yung karakteristik. Yung sasabihin mong, Lord, I don't hate you, but you don't excite me. Kung ganun po yung estado ng spiritual life mo ngayon, you are in a lukewarm stage, kapatid. Yes. We are in that lukewarm stage. Sabi niya, sasapwede natin sabihin, Lord, I don't hate you. I have nothing against you, Lord. Wala kong problema. Okay ka. Tama ka, Lord. Kaya lang hindi ikaw ang nakaka-excite sa akin eh. Iba ang exciting sa puso ko, Lord eh. Hindi ikaw. Yung po ay lukewarm na kalagayan. Amen. Yung sasabihin mo sa Panginoon, Lord, I am not against your will. Hindi naman ako laban sa iyong kalooban. Hindi lang yun yung priority ko eh. Di ba? It's not my cup of tea. Alam niyo ibig sabihin ng cup of tea? Pag sinabing, you are my cup of tea, sabi nila, ibig sabihin, you're my favorite. Incline ako sa iyo. Di ba? Ibig sabihin, you suit my taste. So, ang lukewarm, pag tayo po'y lukewarm, ito yung sasabihin natin, Lord, hindi naman ako against sa kalooban mo. Sa Bible, alam ko yan. Kanya lang hindi yan yung masarap sa akin. Hindi yan yung exciting sa akin. Wow. Nakikita nyo na mga kapatid, hindi yan yung nakakapagbigay sa akin ng joy, iba. Pero I have nothing against. So, I am not hot, I am not cold. Ang tawag doon, lukewarm. Bigyan ko ng isang halimbawa. Minsan, meron po akong kinounselan dito sa ating office, mga kapatid, tungkol sa isang kapatid na nagsisimula po siyang lumayo sa Panginoon, drifting from the Lord. So, after that, kasi ang heart ko, gusto ko talaga siyang ma-restore sa Panginoon, gusto ko siyang tulungan, gusto kong maibalik sa kanya yung sigasig ng paglilingkod niya sa Panginoon. So, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, kapatid, matanong kita sa dalawang tanong na ito, sagutin mo kung saan dyan ang buhay mo kako sa kanya. Sabi ko, una sa lahat, is your heart set? Ay, sabi ko, una sa lahat, against, ang puso mo ba ngayon ay nandun na sa sitwasyon na against ka na sa will ng Panginoon? Na hindi ka na pwedeng mapagsabihan, na hindi ka na pwedeng kausapin, i-advise, i-counsel, kasi galit ka na, against ka na, ayaw mo na. O ikaw ba, yung puso mo ay set na you follow God? Yung bang puso mo nakaset na yung gusto mong sumunod sa Panginoon, yung bang hindi mo lang kaya, mahina ka lang, may mga questions, may mga problems ka, but your heart is, you want to do the will of God. Eto, you are against the will of God. Eto, you want to do the will of God. Alam niyo po ang sagot sa akin, nagulat po ako. First time kong marinig yung ganitong sagot. Ginamit po niya yung principle of elimination. Yung bang pag sumagot ka, di ba, hindi mo alam kung saan ang tamang sagot, ang gagawin mo, alin dyan ang hindi. Aalisin mo muna yung hindi, di ba? Okay? At pag naalis mo yung hindi, lalabas na yung naiiwan, yun na yung tama, di ba? Pero ito iba eh. Kasi tinanong ko sa kanya, against ka ba sa will of God? O you want to do the will of God? Sabi niya, Pastor, hindi naman ako against sa will of God. Ah, sabi ko, so ibig mong sabihin, you want to do the will of God. Hindi niya rin pumasagot. So hindi siya against, pero ayaw niya rin gawin. So anong tawag doon? He is not hot, he is not cold. He's not called toward God, pero he's not hot to God. Anong tawag doon? Lukewarm po ang tawag dyan. So marami pong Christians, marami pong beses na sa buhay natin nangyayari po yung ganyan. That we are not against God, but we are not interested. Ibig sabihin, hindi tayo against sa sinasabi ng Diyos, pero hindi yung nakaka-excite sa atin. Wala po tayong against sa ministry, sa church, pero hindi po yung nakaka-excite. Kaya yung iba sa atin, minsan Sunday morning na lang nag-a-attend. Hindi na nag-a-attend ng Sunday afternoon. Wala nang Wednesday night prayer meeting sa atin. Bakit po? Kasi napipilitan na lang eh. Diba? Hindi ka naman against sa church. Okay ka. Kanya lang hindi na yun ang nakaka-excite sa'yo. Dumating po yung time. Ang tawag po dyan, lukewarmness. And you know, brethren, we are living in the last days. And definitely, mga kapatid, ito yung isa sa mga characteristics ng last days, that Christians will become lukewarm, na hindi na siya inclined, hindi na tayo inclined sa mga plano ng Panginoon Diyos sa ating buhay. In verse 20, kalamitang ginagamit ito sa soul winning, pero ang totoo, ang context nito, yung church, sabi niya, behold, I stand at the door and knock. Ibig sabihin, yung church may activity, may ginagawa, pero hindi po tungkol sa Panginoon. Kasi kung tungkol sa Panginoon, dapat nasa loob ang Panginoon. Eh kaso, nasa labas daw po siya nung church. Ibig sabihin, they have activities, they have some things they are doing,
Pero ang Panginoon nasa labas. It's not all about Him. Kaya sabi niya, they are lukewarm, mga kapatid. Kaya tinanong ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ito yung tanong ko dyan. Sabi ko, Panginoon, paano yan? Sabi ko, paano ko kaya matulungan yung kapatid na yon? At kung halimbawa, nasa kalagayan ka po na ganyan, kapatid, tinatanong ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, how can I help these people? Kung lukewarm, kasi gusto kong ma-restore, gusto kong ma-revive, gusto ko na makita na masigasig siyang naglilingkod, satisfied Amen. Siya sa ministry niya, nag-e-enjoy siya sa paglilingkod niya sa Panginoon, pero lukewarm eh. Sabi ko, Lord, how can I help? Kasi hindi natatablaan eh. Di ba? Wala na. Kahit kausapin mo, kahit ano, hindi kumakagat sa kanya, hindi kumakapit. Parang sinasapian siya ng ibang inclination. Sinasapian siya ng ibang affection. Iba yung tumatangay ng kanyang buhay. So, parang sa mga young people, kahit anong kausap mo dyan, kahit anong counsel mo, kahit sabihin mo, huwag ka muna maki-boyfriend, maki-girlfriend, wala na, mga kapatid, di na nakikinig. Amen. Sabi ko, Lord, paano tulungan yung mga taong ganito, mga kapatirang ganito, yung mga mananampalatayang ganito, mga kapatid? Alam niyo po, binigay ng Panginoon sa verse 19 ang sagot. Eto, verse 19. Sabi niyang ganyan, as many as I love, I rebuke and chasten. Ang kailangan po, pag meron tayong ganyang kalagayan, may mag-warning sa atin. Amen. May magparating, magpaabot sa atin yung nasa puso ng Panginoon. Nauna sa lahat, mga kapatid, sabi ng Panginoon, as many as I love. Una sa lahat, kung tayo po ay nasa sitwasyon na lukewarm, mahal tayo ng Diyos. God loves us. Mahal po tayo ng Panginoon. Okay? At dahil sa kanyang pag-ibig, ayaw niya na magpatuloy tayo sa ganung kalagayan. Amen. Kaya sabi niya, I rebuke. So ang kailangan po, pag tayo ay nasa lukewarm na kalagayan, may magpaabot sa atin yung rebuke ng Panginoon. Wow, that's right. Na magsasabi sa atin, mali ang ginagawa natin, Amen. Mali ang pinatutunguhan natin, mali ang mga affections ng ating buhay, mali ang mga priorities po natin. At sana tanggapin natin yan ng buong puso. Sapagkat yan ay galing sa Panginoon. Sabi niya, as many as I love, I rebuke. At itong mabigat, and chasten. Kaya kapatid, ito po, huwag mong antayin yung chastening. Sana tama na yung rebuke. Amen. Kung sa kalagayan mo ngayon, you are in a lukewarm condition, don't wait for chastening. Sapat na yung rebuke. Alam niyo, maire-relate ko ito sa ating sitwasyon ngayon. Kailan ba yung kahapon yata, nakita ko yung post ni Pastor Benny Abante, ipag-pray natin ang US. Kasi dati ang epicenter ng COVID-19, China. Lumipat sa Italy. Tapos sa Spain. Ngayon, US na. Grabe, ilang libo na yung nalagpasan na yata nila yung China eh. Kasi ang China, I think 60,000 plus lang yata yung positive, pero nalagpasan na nila. Kalain mo yon? Oo. Pag-pray po natin sila. Pero nung mabasa ko itong post ni Pastor Benny kahapon, na-relate ko ito sa aking preaching para sa inyo ngayon. Kasi ang Amerika dati, yan ang missionary sending, grabe ang sigasig nila noon. Pagdating sa souls, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pagdating sa prayer, grabe noon. Pero unti-unting inalis ang Ten Commandments sa school. Tapos ang dami ng atheist doon. Tapos grabe na ang nangyari sa Amerika, yung sinabing under God, hindi na eh, God under. Binaliktad nila yung sitwasyon. Dati sila, under God. Hindi na, God is under. Nasa ilalim na ang Diyos sa kanila, sa kanilang isipan. Wala nang Panginoon, mga kapatid. So, sabi ni Pastor Abante, sabi niya, the United States of America is always number one. Sabi niya, number one in wealth. Oh, grabe ang yaman ng Amerika, di ba? Kaya nga, lahat ng tao gusto pumunta ng Amerika kasi may yaman dun eh. Number one in world power. Grabe, di ba? Basta pag sinabi mong Amerika, makapangyarihan yan. Di ba? O, subukan nilang banggahin yan. Talagang grabe. Number one in resources. O, sabi niya, number one in technology. Di ba? Number one in nuclear weaponry. Kaya nga tayo mga Pilipino, may influence ng Western eh, di ba? O, ang dami namang nabibiling spam dyan sa Save More. Pero mas gusto mo pa rin yung spam na galing sa Amerika. Pareho lang yun. So,
So, di ba? Galing Sabor o galing Amerika. Parehong spam, pero gusto mo yung galing Amerika kasi ganun yung ating pagtingin sa Amerika. Number one, sabi ni Pastor Abante, and they are very proud of that. Totoo. America was very proud of it. At alam niyo mga kapatid, pag wala pa tayong nararanasang chastening, parang okay lang tayo. Lukewarm tayo, backslidden tayo, hindi tayo masyadong nagpipray, di ba? Hindi tayo masyadong aktibo, ibang okay lang. Well, hindi naman tayo against sa Panginoon. Yun naman, lukewarm. Dumarating pa yung time na pwede tayong maging proud. May pagmalaki natin na, o tignan mo, kahit pala hindi ako faithful, okay lang. Di ba? Kahit pala hindi ako masyadong matapat, tignan mo, okay naman. They are very proud of that. And now, sabi ni Pastor Abante, they are also number one in the COVID-19. This is something they cannot be proud of, as they are also number one in liberalism, in secularism, and humanism. Ang daming ate sa Amerika. Kaya mga kapatid, anong ginagawa ng Panginoon ngayon? I believe that with respect to COVID-19, palagay ko po, tignan nyo ngayon ang Amerika. Pati doon sa Senate, sa Congress, sa Malacanang, pray ng pray ang mga tao roon. Wow, amen. Lahat ng mga ateist, palagay ko, magpipray na rin yan. Ito yung pangalawa na, kumbaga, the first time na marinig natin ang US, na grabe yung kanilang panumbalik sa Panginoon. Yung 9-11, alala nyo yun? Amen. Yung September 11, 2001, ano, 2000, kailan ba yun? Basta yung 9-11 na kanilang, yung nangyari na terrorism noon, nung bumagsak yung Twin Tower, yung kinalingguhan, mga kapatid, puno ang mga worship centers, puno ang mga kapilya, pati unsaved nagpuntahan doon para lang tumawag sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ibang klase ito. Amen. Bakit? Sabi ng Panginoon, whom I love, I rebuke and chasten. O sana, mga kapatid, someday, somehow, pagkatapos po nito, ang US ay manunumbalik sa Panginoon. Amen. Pagkatapos ng chastening na ito, we don't want to judge them kasi nga ito na nga yung nangyayari, mga kapatid. We'll just pray for them. Na anong i-pray natin? Na yung lukewarmness ng Amerika. Na yung dating Amerika, na sila yung talagang maka-Diyos, spiritual, missionary sending, mga kapatid, ay manumbalik sa ganung kalagayan. Amen. Bumalik sa kanila yung sigasig sa souls, sigasig sa scripture, sigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sigasig, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, so what is the solution? Nasa verse 19 din po. Ang sabi ng verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Sabi niya, be zealous therefore and repent. Yan po ang sagot dyan. Amen. Yan po ang sagot dyan. You never know, mga kapatid, that if America will repent, amen, which is a key factor, mga kapatid, na nagpadala ng maraming missionary sa buong mundo, nakakilalang maraming mga bansa dahil sa missionary effort ng Amerika. Pag sila na yung manumbalik sa Panginoon, di natin alam. But probably, katapusan na rin ng COVID-19. I mean, I am not a prophet. Hindi po ako magsasabi sa inyo na propeta ako, pero sabi kasi ng Panginoon repent and God will heal our land. Sabi nga ng Bible, if my people which are called by my name shall humble themselves. Yan na po ang ginagawa ng Panginoon. Pinapahumble na tayong lahat. Amen. Kita nyo, kahit po ang mga pinakamang magagaling, talagang tinatamaan na rin. Politicians, amen, tinatamaan na. Mga doctors, mga kapatid, pray natin sila. Pero pati sila, tinatamaan na. Mas magiging mahirap ang kalagayan kung ang mga frontliners, sila na mismo yung tinatamaan. Apektado, mga kapatid, ng COVID-19. Pero ang sabi ng Bible, if my people which are called by my name shall humble themselves. Church, let's humble ourselves today. Amen. Yan po ang dapat nating amen gawin. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Amen. Let us amen repent, humble ourselves, sabi ng Bible, and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Sabi ng Bible, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Mga kapatid, dati ang Amerika, naka-anchor yan sa Panginoon, under God. Pero dahil sa kanyang pagbabackslide, palagay ko po, I believe with all my heart, na itong sitwasyon na ito is calling them back to the Lord. Amen. Hindi amen lang po sila, wag na natin sila tignan, tayo na lang.
Let's look upon ourselves today. Are we lukewarm Christians today? Lukewarm na po ba tayo? Mga kapatid, hindi naman tayo galit sa Diyos. We have nothing against God. We have nothing against the Bible. Pero hindi lang tayo ganun kasigasig ngayon sa Panginoon. Mga kapatid, sabi ng Bible, ulitin ko po, although this was a command of God to the nation of Israel, in application, gawin din po natin yan ngayon sa ating kapanahunan. Amen. If my people, ang inihintay po ng Diyos, hindi po mga unsaved, ang inihintay niya, tayong kanyang mga tao, tayong church, tayong kanyang mga hinirang, niligtas, if my people, amen, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Mga kapatid, I believe God will spare the world because of us Christians. We are the salt of the earth. We are the light of the world. Ang sabi nga po, mga kapatid, ni Abraham sa Panginoon, Lord, kung may 50 sa Sodom and Gomorrah, sisirain mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi, dahil sa 50 na matuwid, hindi ko sisirain yan. Mga kapatid, nandito tayo mga Christians. Hindi ibig sabihin hindi tayo pwedeng tablan, pero tayo po ay hinahanap ng Panginoon. Tayo hinihintay ng Diyos na lumapit sa Kanya, manalangin sa Kanya, manumbalik yung ating fervency sa Panginoon, sa Kanyang gawain, sa mga kaluluwa, sa Kanyang salita. And God said, I will hear from heaven. Mga kapatid, hindi po deaf ang Panginoon. He still hears prayer today. Amen. He will listen to the prayer of His children today. Amen. He will listen to the prayer of HBBC, MBBE, and other churches. Makikinig ang Panginoon sa panalangin natin, amen, Kanyang mga anak. Amen. We need to pray right now. Amen. Let's go to God in prayer. Lord, maraming salamat po sa aming mensahe sa oras na ito. Salamat Panginoong Diyos dahil Ikaw ay matapat sa amin. Subalit kami po ay hindi laging matapat sa inyo. Wala po kayong pagkukulan. Kami po ang maraming pagkukulan. Hindi po nagbago ang inyong pag-ibig, awa at biyaya sa amin. Subalit kami po ang nagbago sa inyo. Lord, with what's happening in the world today, ano po ang mensahe mo sa aming inyong mga anak? Ang mensahe mo po, looking at our situation now, especially the United States, na sila po dahil sa kanila nakarinig ang Pilipinas ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At marami pang mga lugar na kanilang mga na-reach out, Panginoong Diyos. Sila na po ang number one. Sila ng epicenter ngayon ng pandemic na ito na COVID-19. At Panginoong Diyos, ang aming aral ngayon tungkol sa fervency, na dati ang Amerika anchored sa inyo, dati ang Amerika fervent sa inyo, pero tumalikod sa inyo, Panginoong Diyos. At hindi lang Amerika, pati kami mga churches, parami po kaming mga Kristiyano na ganun na rin ang kalagay. Lukewarm! Nang sinabi nyo po, repent. And we remember that verse where you said, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Panginoong Diyos, nandito po kami. We as HBBC family, alongside with many churches all around the world, we're coming to you, O God, appealing before you that God, spare us, save us from this virus. Do something, Lord. Intervene sa aming pong mga buhay. At hindi lang po sa COVID-19 na ito, kundi sa aming espiritualidad, Panginoong Diyos. I pray that after this, Lord, we would see, if we go back to normal life, makita namin ang mga worship centers namin punong-puno. Yes. Nag-uumapaw ng mga tao na magpapasalamat, sasamba, makikinig ng iyong salita. Sana, Panginoong Diyos, pagkatapos po ng lahat ng ito, babalik po kami sa normal na buhay. Punong-puno ang mga kapilya namin. Panginoong Diyos, I pray that you would continue, Lord, to awaken the lives and hearts of your people. In Christ's name we pray. Amen. Amen. And amen. Praise God. Grabe, no? Salita ng Panginoon. Ako mismo, parang habang nag-preach ako sa inyo, mga kapatid, I am so deeply touched with the message that the Lord has really put in my heart sa series of lesson na ito. And I believe you were blessed as well. So ngayon po, hindi po natin kakaligtan ang ating giving. Hindi po nawawala yung ating sigasig sa pagbibigay. Amen.
Cheerful givers pa rin po tayo no matter what happens. Parang yung Macedonian, sabi ng Bible, mga kapatid, that in spite of their affliction and deep poverty, abounded to the riches of their liberality. So, we will still give. At dyan po, mga kapatid, ay kung meron po kayong basket dyan sa bahay po ninyo, at malamang maaaring hawakan po yan, bitbitin po yan ng tatay o ng anak, kung sino man dyan, at gawin nyo po yung parang ginagawa natin dito sa ating kapilya, na doon po natin ilalagay yung ating mga tithes and offerings. Okay? God bless you as you give. Amen. Praise the Lord. So, kung kayo po ipayagan ng inyong mga barangay na lumabas, you can come and drop your tithes and offerings dito po sa ating worship center any time of the week. Before we close our service ngayon, mga kapatid, tayo po ay aawit ng isang awitin. We go through trials that are so hard to bear. We lift our face toward heaven, saying, God, are you really there? I've asked that same question, 'cause I've been down that road. And looking back, I now can tell you, He's always let me know. There is hope, so be strong. There is hope. God has sent me here to tell you there is hope. And He knows just what you're going through and what a future holds. Because Jesus lives, there is. Transgressions, He was nailed upon a tree. He cried out to His Father, why have you forsaken me? But through my suffering Savior, He brought healing to our pain. And the one who raised Him from the dead can restore us all again. There is hope, so be strong. There is hope. God has sent me here to tell you there is hope. And He knows just what you're going through and what the future holds. Because Jesus lives, there is hope. There is hope. My Jesus still whispers, there is hope. For the one who has gone astray, Jesus says, I am the way. So don't give up. There is hope. And He knows just what you're going through and what the future holds. Because Jesus lives. Because Jesus lives. So don't give up.